Sumundot pa. Yan. So hindi muna tayo nakapag-umpisa ng drafting natin for the game number 2. Nag-meeting lang kami isang mabilis for our TI Pop Stomp this coming 13 to 15, mga kaibigan. Isang mabilis na preparation lamang, mga boss. Ano? Exciting, no? Exciting. Exciting talaga. Daming pwede mangyari doon. Mm-hmm. Nagkakiss mo dyan. Kiss mo na eh. Oo, nag-ano? Ano? Rubik's Cube nga. Sino? Pixelated. Pixelated. Ayan. So, ito na, mga kaibigan, for G2IJ, Doom, Skywrath. Eh, bago to, DK, and itong ang Rubik, whereas Team Spirit naman, Viper, Gonka, Mirana, Steel, and isang Omni Knight. Wait, ngayon ko lang makikita to, Viper plus Mirana, combo, no? Mamaya. Mas masakit yan. Yan, talagang naging answer nila sa Dragonite. Always yung DK kapag na Viper strike to, hindi to yung matapang na hero eh. Ando na kasi yung break sa Viper. Unlike before na Nether Toxin, madali lang iwasan, pwede ka mag-BKB. Itong Viper Strike Piercing, so wala kang magagawa eh. Kapag viniper ka, talagang kailangan mo umatras muna. Tsaka binalagay yung Viper Strike niya, di ba? Pinalayo. Mm-hmm. Tsaka mas pinabilis yung tick. Kaya talagang solid na yung Viper ngayon. Di ba? Lumalabas talaga yung mga Viper ngayon eh. Oo naman. Diba? Pero grabe talaga. DK, mga kaibigan. Skywrath, teka lang. Nakalimutan ko sino yung isang ano natin eh. Yung isang player na gumamit ng Skywrath. Sa Falcons sana yun eh. Falcons? Secret? Secret sa Gladiator. Sa Gladiator, si Tofu. Ayun, si Tofu. Okay. Oo, naalala ko din. Ano yun eh? Versus Nouns? Nouns, yes. Diba? Sobrang ganda ng performance ni Tofu that time. Kung iisipin mo rin naman kasi, di ba may silence din eh. Mamaya kay Omni Knight. Hmm. Diba? Lalo na mamaya pang-combo kay DK pag may dagger. Maganda naman yung silence sa game ito. And actually, ito nga yung medyo naging okay yung Doom pick nila kahit sabi mong opening pick to. Good answer na to up against Omni. Up against Mirana kung sakaling siya yung carry. Diba? Kasi hindi naman masasave ng Omni Knight. Kahit i-repel mo, i-Guardian Angel mo, i-purification mo, wala naman mangyayari sa Doom. Pati Rubik eh. Rubik game din to eh. Pwede mo kuha yung mga repel. Ang sarap kunin yan, diba? Yung mga repel. Kahit anong skill ng Omni Knight, wag na siguro yung third skill pala. Pero yung first, second, and tsaka yung ulti yan, the best makuha ng Rubik. Pati yung, di ba, Viper, yung mga skill ni Viper, yung Nether Toxin, Kasi ulti attack. Viper strike. Pero, Clockwork ang last pick dito ng... Pang secure lang ng mga, ano to eh, ng 6 minutes rin. So, ano to? Kunka mid? Kunka mid, yep. Plain Viper. Parang Viper ata. Di ba Viper to? Hindi ko, iniisip ko lang natin eh. Pero hindi, maganda naman dito sa Team Spirit. Pwede mo namang i-switch-switch yung ano, Gonka tsaka Viper. Habulin mo lang yung lane ng DK. Kasi ba, ito nga yung reason, ba't ka nag-Viper? Kasi Dragonite, habulin mo na yung lane. Pwede. Tama. Eh, nakagandahan yan, no? Adjustable. Mm. Tapos kumuha sila ng Clockwork na any of these two pwede sumama. Diba? And pang-setup na rin, di ba? Additional pang-setup na rin mamaya. Kasi ito yung always na parang problem natin sa Viper kahit ilagay mo sa mid lane. Yes, malakas sa lane, pero in terms of rotation, dito yung maaasahan mo. Compared sa Kunka, kasakaling Kunka yung mid lane, ang taas ng level, early access sa mga rotation, ito yung andali. May X-mark mo, di ba? Makapatay ka kagad. Mm-hmm. Let's go Team Spirit daw. Ayun, pwede yun. Team Spirit na talaga to, nararamdaman ko na. Sa hero pa lang nila eh. Sabagay, totoo naman. Hindi, sa Omni kasi, doon pa lang ako, nagbibase pa lang ako sa Omni, parang ang ganda na kagad. Bagay ito sa Team Spirit. Bagay sa Team Spirit. Kung maglaro ito, di ba, si Radan, yung talagang parang one true carry yung datingan and yung mga Omni Knight na parang re-repel mo lang, may free BKB, okay na okay. Pero sa G2, at okay na nga yung ginawa nila eh. Hindi na sila nag-stick doon sa kaninang approach draft ng key number 1 kasi talagang totally hindi nag-workout eh. Sabi naman natin, di ba? So talagang kailangan ng changes and itong changes na to, baka mas maging okay compared to sa game 1. Ayan. Medyo palyado, no? But for G2RG, what will be their final pick here? Mid na nga lang ang ulang Void Spirit. Wag. Pangit ang Void Spirit dito. Viper nga pala, no? Baka masarapan lang sa lane. Di ba kailangan nila ng carry dito? Di ba? Ibigay mo na yung mid the DK, no? Lina. Finico carry. Or maghanap sila ng mid na mas mabilis, mag-enable. Kasi greedy na tong Doom eh. Given natin eh. Yung DK, kung sakaling mid or carry, same lang yung approach na ito. Magpa-farm muna ito eh. Tinker kaya, ano nating to say, no? Ilabas na. Ah, Wind Ranger pa din at the end of the day. Naano pa lang eh. So, mid DK. Mid DK. So, ang gagawin mo dito, kahit ano eh, kung kaboto mo eh, kaya mag-survive dun against mid ranger. Ang ganda ng Kunka bot lane. Siguro yung idea na lang na nag-grab sila ng carry na Wind Ranger, hindi na yung Dragonite, is wala namang ibe-break
Kevin Ranger, so parang hindi siya yung answer out ng Viper. Pero yun nga, yung lane niya, no? Up against Kun ka, ilang best natin nakita to. Maliligo ng Tidebringer kasi ito sa lane. Then, okay lang ito sa side ng G2, ay medyo lalaban kasi itong carry na ito eh. Mm-hmm. Kanina kasi, di ba, yung Luna, talagang hindi na sumama eh. Ito, kahit pa paano, di ba, pwede nilang i-gank. Pero that's it mga kaibigan for our game number 2. Ito na yung ating draft. Ano ba ang prediction niya mga kaibigan? Team Spirit ako dito. Team Spirit pa rin ako. 2-0 na. 2-0 niya na. Maglalapag ka rin pala, no? Team Spirit. Team Spirit. Ay, maglalapag ka, tapos na yung drop. Oo, lapag mo na, no? Sino mananalo? Team Spirit. Hindi. Lalapag ka mo. Team Spirit, direct. Malapag na lang. Pakita mo direct para makita ng ibang viewers. Parang nag-ano pa si dito eh. Galing ah. Si Under ah. Ayan, Under. Hindi, Under tsaka Team Spirit. Yeah. Team Spirit natin. Direct. Kahit sabihin mo mababa yung ads. Sige. Game 2? Oo, game 2. Ay, yung total ano, kills. Ayoko dyan. Nanoko dyan eh. Talo ko lagi dyan. Hindi, sige. Ano nga? Sa Frags, Under. Oh, Under daw Frags. Sige, doon tayo tumaya. Sa direct. Yung total. Yan. 37. Ang baba naman. Sige, laban na yan. Under 37.5. Oh, okay. Nag-under na ako eh. Mag-over pa ako. Tama. Eh, para akong ano nun. Para akong jungak nun. Para okay kinontra lang ko yung sarili ko nun. Tama. Kontra yung sarili yep mo. Eh, ito na lang yung ano eh. Ang mahirap na kinontra mo, napareho pa rin talo, no? Yan, inaabot na nga. Okay na yung ano, hindi mo kinontra. Para kung talo, okay lang pareho ang talo. Tama. Okay na yan. Yan. Maganda, under 37, under 38. Duration. Okay. Diba? Lahat. Tapos, predict ko na yung match winner, Team Spirit. Team Spirit. Wala na yan. Nilista ko na. Nilista ko na. 2-0. Tatlo yan, ha? Tatlo yan. Tatlo, oh. Pag nagkawali pa ako dyan, ewan ko na lang. Wala, ano to? Perfect prediction na to. Perfect prediction. The redemption of Rappi Julo. Wala. Ano na kayo? Sumabay na kayo, guys. Gusto nyo magka-pera. Then, ako, yung best ko na nang asama si Rappi sa cast. Pag yung mga bandang dulong cast na, doon na tumatama yung mga prediction na. Sa mga una, talagang... Palyado. Hindi, sa game 1 talaga, lagi ako natatalo. Sa game 2 talaga yan, medyo dyan ako kumakanay. Eh. Okay, sige, sige. Paniniwalaan natin siya. Wala, kayo lang eh. Everything goes fine. Oh, yan. I think, mostly, yes. And what about the last pick, Windranger? Is that something you anticipated and you think you have the answers for? We was thinking we could pick that, but they should now they put the DK mid into Viper. It seems not good, and I'm feeling okay if we go Kunkka against Windranger. We already played like this a lot this tournament, and it was comfortable for us. So feeling okay. Feeling okay. Well, that's very good. And finally, from me, about the Mirana, the back-to-back Radahn Mirana. Do you think it's going to be the same as game number one, or do they have better answers for it this time around? Sure, we have good answers. Mirana, Mirana Windranger. Also, I'm not sure who is stronger, but I'm just confident in Radahn's Miranas, and it's good against Doom. So I think should be okay for me. Yeah. All right, I'm glad you have the confidence. We'll see how this game goes. The Mirana versus the Windrunner. Let's get into it with Cap and SVG. Ayun. Yeah. Siya na nagsabi, yung Windranger hindi okay sa game na to. Lalo na yung Viper pa lang, doon pa lang to. Medyo, ano na, nanigit na agad yung Windranger. Sinamahan mo pa ng Kunkka na offlane, di ba? So ito, Bounty Rune. 2-for-2 lang naman tayo. Ako, yung favorite moves mo, Molly. The favorite moves. Delay. The delay tactics. Okay na yan. Minsan kasi nakakalimutan mo na rin ito eh. No? Oo. Yung time na nausa yan, kinacheck-check pa ng mga ibang team. Ngayon, right, ano na yun, no? Nakalimutan. Na. Tapos yung ganyan ginagawa na yun dito, Mira. Kinakogs niya. Napaaga nga. Napaaga lang, napaaga lang. Next site lang. Okay. Tama ba ito? Monay mid? Ala, naano na. Okay. Windranger. Ay, inabol kasi nila yung ano nga, yung Windranger. Ako na naman. Sa lane. Napaano na. Well, napamid na si Collapse. Ako, para sa akin ah, mas napaganda to for Team Spirit. Like, okay yung naging concept na range, melee na naman yung magkasama sila. Kasi dapat, ano to, Kunkka, Clockwork, dalawang melee. Pero okay kayo yung Windranger, feeling ko okay lang eh. Dalawa kayong range up against two melee heroes. Take baka pwede nyo mabully pa ng right click eh. Oo nga, no? Pero knowing Collapse din, grabe rin makapag 1v1 yan, di ba? Batak na batak yan. Okay. So, few changes for G2IG and the Team Spirit. Perfect last hit. Tignan mo, 8-0. 8-0 indeed. No, okay. Din na. Oh, hohohoy. Hindi pa siya madin na yan dito na itong si Windranger, mga kaibigan. Malaking bagay. Ito yung mga times na hindi ka, ano, kahit hindi ka magbote, okay na okay lang. Oo.
Pero Radahn, level 1 only. Okay, that's the first blood Protoss by 1xBet, mga boss. Again, may bonus tayo up to 12,000 pesos. Just use the promo code KUYANIK. All you got. Huwag ka lang lalamang. Huwag ka lang lalamang G2ID kasi o-over yan. O-over talaga yan. Kung magpapalamang ka. Hindi na, huwag mo na kausapin. Kaya yeah, expected data ni Radahn doon, magle-level to siya. Na magle-level to siya. Sa so, CS? CS? Di, actually, okay lang naman CS ng Windranger. Uh-oh. 2010. Tinatanong. Why what I'm not on it? Wow. What the fuck? Sick, bro. Chill. Oh. Sabi nyo, nagbobo ka, chill. First blood na nga kayo. Sasalita pa kayo. Hindi, nagbibiroon lang. Hindi, magtatropa naman talaga yan. Katawaan lang. Puro ano yun eh. Puro pub gamer lahat yun eh. Magagaling naman na kasi sila dyan eh. Pero tingnan mo. Kung sakaling Windranger nandito, Windranger Rubik kayo. Ang laksin sa lane. Kaya nyo i-punish nung si Mira, no? Pero siguro gusto talaga nilang bigyan ng matiwasay na buhay yung Windranger as in totally. Hindi, pero hindi rin natin siya ano dito. Eh, pag nag-level 2 na siya. Ay, ito level 2 na yung second spell. Problema mo kasi dito pag mid lane matchup ng Khun ka, ang agad nag-level, tumataas laga, agad yung Tidebringer. Ayun yung ayaw mo eh. At least kung sa side lane, ang tagal bago ma-up yung Tidebringer dito. Pero dito siguro, same concept na lang din. Like for Viper, ang tagal naman din niya mag-level. So yung poison attack damage, hindi pa ganun kataas para ma-pressure yung Dragonite. Parang inano talaga nila dito si Collapse. Binigyan na nila yung, yun nga, mataas na level ni Kunga. And for DK, parang mas, alam mo, mas magiging safe yung lane niya. Together with this Rubik. Kaya sa nasa mid shot, mabubuli lang siya ng isang Viper. Hindi ba nagdi-DK si ano? Hindi ba nagdi-DK si... Yeah. Money? Ah. Hindi, gusto lang talaga nilang ilagay sa pwestong ganyan. Pero ang carry pa din nila prioritization-wise si Windranger. Mas matakata si, ano no, DK dito si, nating to say. Siya, no? Mas, oh, sorry, mas okay DK siya. Hindi mo lang kasi, hindi mo lang talaga alam kung sino ba yung naging pick ng Spirit eh. Kasi yung nag-carry, kailangan mo muna rin i-reveal din yung hero niya. Bumik muna kanya. Ang sakit. Tapong kasi ni ano eh. Ni Munay, ano kasi ginagawa mo dyan, Munay? At tapos yun kasi no, nag-win run tapos sumaharap. Ayun, na-X-Mark Tor. I mean, na-X-Mark. Tsaka, mas capable kang labanan ni Kunka ngayon ni gawa nga nung facet. Yung sa X-Mark, di ba, na nagkakaroon ka pa rin ng buff. Para hindi ba mas mabuboost moral ng G2IG niyan? Ay, okay. Ng team spirit niyan? Hindi, okay naman. Kahit pa paano yung top, di ba? Medyo napapanalo ng ano dito, ng okay. G2IG. Ayun yung kinagandaan. At least talagang looking good naman yung top lane. They expected na natin yan. Omni kasi, kaya kasi sila nag-skyrat. Eh. Masyadong defensive na. Okay, okay. So up top, Mirana. Checked hard by this Doom. And ito nga ang si Skyrat naman. Pero mga bossing, may pause ka. Okay. Ako, wala nang liptong si Radahn, ha? Medyo kailangan nyo na mag-ingat yan. 30 seconds down. Hindi maganda sa nangyayari sa G2 eh, na okay yung lane ng Doom. Eh, yung Doom yung talaga magiging answer mo sa hero ni Radahn. Radahn, eh. Mamaya. Okay, okay. Pero collapse, ha? Ano ba to? New position rebuild? Galit na, ano? Mid collapse, sabi na play Larl. Sabi ni collapse, ako na. Bigay mo na sa akin. I got this. Hindi, ebe favor talaga si ano dyan, Kunga. Kanina pa lang, di ba? Yung viscose heroic. Parang kahit kaninong range hero, talagang ang daling lane na ng Kunga. Yun yan, sa Admiral SRAM din kasi, no? Oo, oh, lalo lang yun. Nabuff kasi talaga yung Kunga. Kulit din talaga. Ginawang init yung RAM. Ang kulit ni Valve, no? Kada X-Mark, nagkakaroon na ng RAM. Naglalag. Ay! Stop, that's only... Hindi, kailangan talaga makapatay dito ng Team Spirit kahit isang beses. Magamit nila yung Viper, di ba? Lalo na clockwork kayo. Ano ba item ng Viper? I think isa rin ito sa crucial kung paano yung approach ni Larl sa game na to. Mismo. Ano ba? Siya ba yung mag-utility? Hard damage din ba siya together with this Mirana? Ano, para amplify lang din yung physical nila. Pero may posh ka, Indradan up top. Nabubuli. HP wise. Skill-wise, no? Bosset talaga yung Skyrat. Bosset talaga yung Skyrat, eh, no? Sobrang bilis na bilis umakbo. Tapos ang haba ng range. Concussive grenade kasi. Ay, tawag dito, concussive shot pala. Grenade pala, kaya na yun. Kay sniper. Pero i-pause tayo ngayon, mga kaibigan. And habang naka-pause, alam ko na gagawin nyo. Bili na kayo ng ticket para sa papalapit na po na pub stomp, mga bossing. So, ayan. Be sure to check it out as well. PM lang po sa Koinix page.
para sa inyong mga queries. So 2-1 ang score natin for G2IG, mga kaibigan, eh medyo okay naman. Mukha nila nagiging laning dito. Goods pa rin naman. Si Lar lang talaga siguro wala siyang anything na pang mana region. Yun lang yung napapansin ko so far. Kaya gusto kong makita kung ito ba yung plano mo na mag-arcane for Viper or mag-null, casual null. Pwede yata siya dito mag-arcane. Tapos i-mega niya na lang. Yung ginawa kanina ni Dubai Lama. Okay na okay yung ganun eh. Pero hindi kasi siya offlane dito. Ayun niya, ayun niya yung medyo... Mahirap. Ayun yung mahirap yung decision sa kanya. Kasi parang magangyari, si all-in ka lang, all-in sila kay Mirana eh, pagdating sa right click. Oh. Or gusto mo, pababay mo na agad si Collapse, di ba? Hindi ko null lang. Null na lang siguro. Alam, medyo late na eh. Ganito, para sa mana region. Parang may gusto siyang bilhin. Travel ata. Parang gusto niya bilhin yung travel eh. Mid Collapse pala. Nilagay po sa mid, yes. Hinahabol yung lane ng WR. Pero guys, nag-i-step dun sa pinapanood natin yan. Pero teka lang, up top! That'll space. Be Doom! Yun. Tain. Yung sinasabi kong, andali mag-rotate kapag kun ka. Oo. Wala pang face boost yun. Eto, may face boost na. Sa level 1 X-Mark lang to. Actually, parang, X-Mark yun ba yun? X-Mark. Kaya nga, no? Parang mas gumanda nga bigla. Para kaya sa parang minsan, favorite. Mas gusto mo na lang na Viper yung mid lane. Kasi hindi naman, alam mong hindi mag-rotate yung Viper eh. Hindi, ayun yung mga game na, ay sana, minute ko na lang yung, ayun yung mga game na, ay sana, minute ko na lang yung, ano, yung Viper. Pero for, ano, for G2IG, mga kaibigan, eh, wala, ito yung naging reaction nila dun sa draft. So, let's see, paano ba nila masusulit ito? So, Bobo ka, stacking. Level 5 na to, dalawang null na rin, no? Yama. So, top 2 so far, I mean, eto, hindi ko na-expect si Radan, siya pa rin yung nasa top network. Yeah. Dahil sa nangyayari sa taas, no? Oo, kala ko hirap na hirap siya eh. Yeah, pero siya pa rin yung top network dito. Siguro gawa ng ini-spam niya yung arrow sa neutral. Oo, na-arrow niya yung neutral. Matik naman yan lagi, no? Favorite niya to eh. Major. Level 1 arrow talaga niya, lagay niya agad eh. Actually, lagay niya lang level 1 yan eh, tapos nag-i-stat siya. Matik. Kuha lang din talaga ng mga creeps. But on the sidelines, itong si X-Nova, natche-check naman itong si Mira. Nothing to say is approaching, pero yung battery assault nga dito, masasalin-salin na dun sa mga creeps. Good Dragon Tail, Fire Breath, Mira about to fall. And that would be nothing to say to take him down. Nice try though, pero may posh ka. Gusto talaga ditong ituloy. Tapos na nga dito nitong si Kuya mong Viper, but may posh ka for long enough life. Ay, may posh ka with that repel plus purify. Solar flare is the key, sabi ni Mirana. Sakto-sakto ito yung solar flare yun, na parang last duration. Na normal na yung ano dito, yung DK. Ang lambot eh, no? Na boost pare. And ang ganda ng repel at purify niya. Ako, iniisip ko, bakit ang lalim na dun yan eh, ni Mira. Ayun pala, kukonnect pala sila may Poshka tsaka si Radan. Ayun pala yung plano nila. Ayun, nagalit. Ulit ka. Okay, istama na to. Ilistama na. O, pwede natin mamatay din si Bobo ko dito. O, pwede mamatay si Bobo ko. Damay mo na. Damay na yan, si Bilian. Para mabubuhay pa. May kokos na, may advance ram. Buhay pa. Buhay pa nga. Pwede pa mamatay si JT dito. Maaraw pa ata. Teka lang. Teka lang, TP out for JT. X-Mark might be available. But no, nagamit na nga niya kanina ito. Pero pare, to think na yung Dinoom, hindi pa nga napatay dito ng G2I. Saktong-sakto pa. Mayroon pa ship, ano? Inisip ko na una, Omni-Knight ba yung nagtitv? Wala namang gagawin yung Omni-Knight para ligtas yung clockwork. Okay. Pero mga chong. Left, right there, Dragon Tail. Pero nothing to say, nangangayaw na dito sa ibaba. And Collapse would be taking him for a killing wala spree. Wala bawas wala pang Ranger. Bawas dito si Wind Ranger. Yup. Andun yung torrent. Naku, torrent pa! Grabe naman talaga. Sabay papahirapan na yung dalawang support na dali pa. Double kill for Collapse. That's 3 dead. Mali kasi yung stun ni DK. Dapat inistan niya si Viper eh. Inistan niya si Collapse eh. Eh, nakapag, ano na, next part. Ayun. It's too late. It's too late na talaga. Ano ko, blade mail na dun. Baba ng level ng DK. Naunahan mag-level 6 ng Viper. And mukhang... Ito na yung time na parang gusto mo na mag-jungle kagawin yung Dragonite eh. Mm-hmm. Diba usually pag gawin Ranger ka mid, ano, yung kinukuha mo isang facet niya, yung dating focus ulti niya, focus fire. Ayoko, hindi na ako nakita ng Wind Ranger mid. Ang nangyayari kasi, hindi, may mga Wind Ranger mid pero whirlwind pa din. Oo, tapos, puro talo. Ayun yung masakit. Di ba na nanalo naman wala. Yung kahapon sa 1-win, talo.
Two games ata nag Windranger. Pero ayun nga, kung hindi man 'yun, may mga nagwawagi pa din. Pero kasi ito, nilagay nila sa mid, pero siya pa rin yung magsisilbing carry diyan eh. Oo. Actas carry pa din talaga. Eh kaso nga hindi kayo dalawang beses na pinapatay, eh paano 'yun? Sino magro-rotate? Si Monay talaga. Ayun yung problema. Ayun yung problema, oo. Depende na sa kanila yan kung paano nila sasagutin. Parang mas naipit pa talaga sila, no, sa drop nila. Oo. But anyways. Kung paano sila, ano dito, babawi. Ang hirap, eh. Grabe si Collapse, no? Sa span ng 10 minutes, ang dami niyang napanalong lane sa top, sa bottom, sa mid. Ayun yung strength ng mid gun ka. Sa parang ano, yung changes ng role na naging mid lane siya, nag-benefit pa talaga kasi. Nasolo kanya. Nagagawa niya yung role as a mid lane talaga eh. Nasolo kanya ka, di ba? Si Istanbul. Like, ito yung hero natin na offlane, pero nilagay natin sa mid. Hindi siya yung makeshift na mid lane lang. Parang yung ginagawa dito ng J2 IG. Kasi yung turing pa nila din sa Windranger, pang carry eh. Oo nga. Hindi pang mid eh, no? Hindi yung nagro-rotate. Ito, ito sana siguro. Yung mayaman pa rin naman yung Doom kahit papano. Try nilang take advantage. Ako po, mga kaibigan, eto na nga, Doom and that Mystic Flare, that's enough. Radan will be done. May pambawi pa rin. Ship, and yun na nga ang pambawi, bobo ka, madadali. Good lift, stolen torrent. Patay ba? Patay pa rin naman dito si bobo ka, mga kaibigan. That'll be collapse on a mega kill streak. Hindi pwedeng walang bawi. Nauntog. Ay, yun lang, wala na. Nauntog pa. Nabigyan pa ng pangalawang ang Kog and he's dead again. Ito lang masasabi ko, Windranger mid pa. Windranger mid pa more. Sa top pa yung Rubik? Sa top siguro yan. May X-mark pa? May X-mark yan, sure. 11 and 4, team spirit. Level 3 X-mark na eh. Ang bilis na ng cooldown. Alam, medyo mahirap na to. Lalo na wala kayong Doom ngayon. Tutuloy-tuloy na lang itong one eh. Ay, nakuha pa yung stock nyo. Diyos ko po. Naku po. Okay. Ito na lang yung pambawi. Ito na lang yung pambawi ni DK Jack and Windranger. Tagahon pa kayo. Pwede ko kailangan gumawa ng paraan ng G2 as long as wala pa yung pipe na itong Kunka. Once na mag-up yung pipe, again, malilimit na naman yung option ng G2 dito kasi wala ka silang physical damage. Yung DK, nagpa-farm pa yung Windranger, same thing. Medyo bossed din kasi dito eh. Yung Viper din, ano? Pag may kasamang Omni Knight. Hirap parehas. Hirap pumatay. Ano pa, may Guardian 250 pa. Garden 250. Ano, may X-Mark din nata si X-Nova dito. X-Nova? Ayun na. Hookshot play into the ship. Grabe, gigil na gigil. Ayun na nga, nakag-play pa dito si X-Nova plus a push. Galing nun. Ang ganang opening. Kahit sabihin mo sa port line pinatay nila, okay. Alam mo hindi na mag-defend yung G2 pag namatay yung isang hero eh. Ang linis ng ginagawa nila dito mga kaibigan. Ang kailangan na tagawin dito ng G2 IG, kumuha ng center dito si Doom, no? Tapos mag-smoke sila lagi. Meron na siya. Ay, ano ba yung guitar? Wala yan. Ay, mana burn. Mana burn ba ito? Lightning. Lightning. Chain lightning. So may Harpy. Harpy the bomb. So BKB naman ang gusto niya dito pero medyo matagal pa yan. Two components away for that one. Dagger naman para dito kay ito. Iggy. Baka ito na yung pang-rotate nila. Skyrat plus one. Pabayaan na nila yung dumagka-dagger. Malapit na rin naman eh. Kanina nga, diba? May dagger siya. Binenta lang naman niya. Sadyang inaantay lang niya ulit yung cooldown ng ulti. Siguro yun lang talaga yung parang opening na nakikita ng G2 ngayon kapag every time na may ulti yung Doom. Eto, up na nga, kaya gagawa sila ng movement sa may top lane. May dagger din. Kailangan magpagana to ng G2 IG. Or mas maganda, mapush nila itong top. Kahit ito paano, di ba? Nagka-space dito yung... Kita nila dito si Tropa, pinaliguan ng Mystic Flare, but clockwork madadali naman na dito finally. Nakanakaw lang naman dito ng Batreso. Okay na yun, kahit paano, di ba? So, gagamitin nila itong opportunity para makakuha ng tier 1 top kailangan tower. Kailangan na. Hindi naman na din siguro i-deft ng spirit. Wala na naka-approach dito sa kanila. May chance. Kasi, ayun. Ayun, pa pala. Oo, may X-Mark. X-Mark to eh. Okay. Alam mo na. It's a torrent into the ship. Good play if ever. Nothing to say. Arrow missing. Mag-stun. Magbaback. Pero patay pa din yun. Lorlo na killing spree. TP out for Bobo ka. Hindi naman siya mapipigilan. Oops, pati JT? Si JT, mga kaibigan, hindi na nakita. But that's a huge fish para dito sa Spirit. Ayaw talaga magbigay lang ano dito, Team Spirit. Alam din nila, kaya-kaya nila defend. Pag next make sure na. Talagang hindi na makakadagay na si DK. Ay, nga, hindi kayo nga na dahil may Viper. Pwede ka talagang bigyan lagi ng Team Spirit eh. Totoo. No, parang nandalambot lang no, yung Viper. Wala eh. Nakawalang bisa eh. Wala yung init niya eh, kapag binaya per strike. Oo. Oh.
Grabe, sobrang husay ng ginagawa dito ngayon ng Team Spirit for Staff for Viper, mga kaibigan. Alam, medyo paggaganto, alam nila may dagger, magsasama-sama na itong Team Spirit. Gusto hindi... Gusto ko na nga yung ginawa niya, nag-adjust siya, di ba? Nag-blink, early blink yung DK, para lang may magawa din sila dito kahit paano. Mga boss, siya rin. Napapatay ba nila dito ngayon si JT? Masyado nang asim dito itong si Clockwork. He'll fall here. Yep. Solar flip. Oo, ganda na to. Okay. Hindi kasi tumama yung ano, yung arrow. Maganda yan. Oo. Ganda talaga yan. DK, tas Windranger, di ba? Ito pinaka-ideal kung nakuha yun pag nadum dito si Collapse. Go time to. Teka lang, andiyan ba si Windranger? Wala pala siyang Whirlwind, pare. Ah, na binibit nila yung rune. Okay. Eh kaso, nag-ingat dito yung ano, Team Spirit. Pero haangat sila dito ngayon. They want Radahn. Nakapwesting Omni. Na nag-stack. Pero Omni nakapwesto nga for the block. Nga lang, dagin sabay gamit ng Solar Flare. Doom binigay para dito ngayon kay Kunkka. And then nag-back lang dito yung G2IG. Now it's time for Team Spirit to hunt them down. Boboka locked inside. Yes, he's dead. Dominating for Larl. And maghahanap pa nga po yung Team Spirit ng additional kill. Pero for G2IG, makakakalas naman na sila. But the thing is, denied yung play na gusto nila. And ito pa. Hindi si pa pala. Clock pa rin. Nahuli pa si Nothing to Say. Na Nothing to Do bigla, mga kaibigan. He will just fall into the hands of Mira. Kala niya ata, hindi na humahabol yung Team Spirit. Si Collapse, dire-diretso lang papunta baba eh. Wowie. Wawa talaga. Eh, yun yung pinaka-the best, eh, no? Madoom mo yung Kunkka, yun nga lang, nakapag-pipe, eh. Oo, kung magka walang go-ship nung teamfight na yon. Ay, hindi, nakapag-go-ship pa rin pala yata. Ah, hindi na. Parang hindi yata. Yung Admiral's Ram lang inagin. Hindi, cooldown yung go-ship, eh. Go-ship. Ah, baka. Hindi, ginamit ko. Nag-go-ship siya dun kay DK. Kay DK. Kay DK. Ah, okay. Kay DK. Oh, yun. So, kahit di nga nakapag-go-ship, no? No. Parang wala. Go-ship. Ang hirap. Ang ganda kasi ng pwesta ng Omni, parang na-anticipate nila yung gagawin ng G2. Parang, ang hirap din, eh, no? Ang hirap din, hindi mo alam kung sino idudum ni, pwedeng sa Omni, pwede rin si Kunkka. Tsaka kahit kasi mag-Solar Flare dun si Rubik, wala yung Windranger Whirlwind, pero yun na nga, mababurst naman ba nila itong si Clockwork, medyo tumagal pa, so bossy talaga, but still, he'll fall. Kahit pa paano, no? Nakakabuhi-buhi dito yung... G2IG. Nag-pay off pa yung ano, yung word nila dun. Actually, yung word na to, yung dapat kanina binibate nila yung power dun. Pero dahil nga dun, nagkaroon sila ng vision sa Clockwork, nag-one pa nila ng plan para ma-pick off. Oo. Oh. Wala eh. Wala din kasi makikinabang Solar Flare nila. Si DK. Wala eh. Alam mo yun, pagka nag-Solar Flare ka kasi, nagra-ramp yung damage eh. Hindi agad makukuha yung maximum output eh. After 5 seconds pa yung pinaka-max. Yes. So, hindi nasulit ng DK. Plus, on top of that, wala pang Whirlwind that time si Monet. So, hindi nila nasulit yung timing na yun. So, G2IG failed. Lotus Orb. Ang ganda ng itemization yan. Nag-collapse. Hindi na nag-ugs daw. Lotus na lang talaga. Ang naisip ko, mag-ug siya. Pero, naisipan din niya. Ang ganda ng Lotus sa game eh. Orchid din natin. Maganda dito eh, sa game na to. Isa rin yun. Orchid. Panghuli. Yan. So, BKB gusto dito ni Doom. Grabe mindset ni Collapse, no? Pang mid tsaka off lane yung item niya. Ginagawa niya pareho. Lahat. Yung trabaho ng mid at off lane. Kung anong kailangan ng team, walang problema. Ay, sex to pa. Kalabos. Okay na. Nagulat. Anong ginagawa, Libby? Dahil gusto niya ata yan, no? Gusto niya ata ispaman lang. Uh-huh. Nung nether toxin. Nakuha niya yung nether toxin. O, mag-alabag ba siya ng ward? Di ko alam. Yun. Baka pwedeng ganun. Sneaky, no? Mag-sneaky. Mag-alabag doon sa may triangle camp, di ba? Uh-huh. Yung malapit sa secret shop. Sa taas lang. Bakit daw nasa bottom or nasa lower bracket ang Team Spirit? Natalo po sila sa seeding against Nouns. Kaya po sila yung nandito sa lower bracket. Nabigla. Actually, gusto ko nga yung balikan yung Nouns. Ang ganda ng ginawang read ng Gladiators na kung paano sa draft, i-approach yung Nouns. And I think ayun yung ginawa ng team na sabi tumanos na. Bet boom. Ayun yung ginawa ng Bet Boom para lang talunan yung Nouns. Hindi naman pa si Mirana, di ba? Wala yung mga Mirana. Karang ginailan nila yung approach na draft ng Gladiators kung paano dinalo yung Nouns. Siya kayo focus lang si Gunner, di ba? Pag walang game si Gunner, ang hirap ang laro siya. Yes. Pag gumagana si Gunner, ayun, ito nagkaka-game yung Nouns. Pero yung Roshan, grabe, sinaglit lang. Ganun lang kadali. Solar Flare ba naman? Alay, Viper pa. Ganun na lagi ginagawa ng teams eh. Pagka 1 minute, last 1 minute, dun na kinukuha yung mga Roshan. Yes, sir. And yung top. Yung ano din dito, yung Tormentor. Wala na, textbook Dota na to. For Team Spirit, ano? Kung matatalo pa sila dito, ay iwan ko na lang talaga.
Lagi yung ginagawa eh. Bago mag 20 minutes, kung kaya niyong kunin yung Roshan, kunin nyo. Kasi ang daling kumantas ng Tormentor. Kita may ginawa. Kita may ginawa ni Golaps, NX smart niya, para mag-epic yung pasyente. Kokos Ram. Kokos Ram. Ay, Kokos Ram. Admiral's Ram. Hindi na nga pala Kokos Ram. Admiral's Ram, pero ito na. Ikaw na naman. DK Nothing to say. Nothing to do na naman mga bossing. X-Mart, Torrent Ship, the combo. Parang nasa na si Munay. Parang 4v4 ata yung nangyari Speaking dito. Speaking of Munay, eto na. Nakipagsapalaran, nakipaglaban ng panaan. Munay, ganina ka pa nag-form. Wind run available in 3, pero wala big, na nga. Mga BKB boss. Naman na. Sa ganina pa niya na. Ginagamit yung Whirlwind. Pang farm na. Pang catch up. Well, hindi naman ganung nalalayo yung farm ni Mirana sa farm niya. Pero kasi mas successful lang talaga yung team spirit sa mga team fights. Yeah. Kaya mas nag-shine si Mirana this game. Tsaka ang dali lang maglaro sa kanila, X-Mart, di ba? Mamaya may ano din, yung clockwork. Yes. Kaya ba to? Patso sila? Di ba parang matagal to? Kaya. Carry na nila yan. Grabe na. Lotus Orb completed. Langsin pala ako mo ni, ano, no, ni clockwork. Clockwork battery result? Nag-multiply kasi yung damage kapag non-hero units. Kaya pala yun sa tatlo. Kaya sa Roshan, ang lakas na itong clockwork. Sarap kasi talaga niya. Solar Crest. Barbie completed para dito ngayon kay Meposhka. Shard, ito pa yung maganda. Yung may extra sustain palalo. Oo. Sa purification. Double, no? Double heal. May 65% delay. Na lang. May delay na isa pang heal. Underrated din yun, eh, no? Shard ni Omni. Oh, may pabaon ka eh. Baka ito na, yung chance ng G2IG, maglilima na. Maganda ba yung words nila? Hindi ko nakapansin sa minimap. Eh, pero yun lang. Mukhang may vision naman dito yung spirit, yung G2IG. Ako, hindi na naman na kumpleto. Oh no. Wala, mukhang lalaban nga ng hindi kumpleto yung G2IG dahil nawala agad si Rubik. Hinanap na sila dito. Ang sarap nung ano, magkaroon ng may ganitong Omni na laging ang ganda ng pwesto. Hindi ka takot mag-ano eh. Mag-initiate. Tama mo, Mirana nag-leap in basta-bas nag-leap near. Alam na anytime kung kinakailangan yung repel, andun eh. Ganun siya katiwala kay Omni Knight. Buti mo si Clock eh, no? Nagbibigalan talaga ng vision. Ganda rin ng ano, shard, napunta sa kanya shard, diba? Yep. Pagka-jetpack, kitang-kita lahat eh. Alam vision. Alam mo hindi lalaban yung G2IG. And dahil dun, mga kaibigan, ear to mid lane, destroyed already. Wala na, ya-hunting na lang tong G2IG ng Team Spirit. Pwede pa sabot. Diba? Parang nag-tape yung Viper sa taas, ha? Nagpapakita siya. So baka pwedeng ingatan din ng Team Spirit itong bottom lane. Malaga naman yung mid eh. Pag na-push mo talaga yung mid. Doon pa lang, sulit na yung Aegis. So Aghanims ang gustong isunod dito nitong si Collapse right after niya nga mag-Lotus. Sabi, nakapag-crest na rin dito si Meposhka, no? Kanina eh, sobrang hirap na ano. Grabe naman yun. Smoke play. Parang nakita natin yung smoke doon kasi nagmidas. May smoke, I mean, may ward din yung Team Spirit eh. Oh. Kung nakatutok sila nung time na yun. Ah, hindi ba parang maririnig yun? Hindi naman. Okay. Grabe yung ano eh. So, Team Spirit eh. Nag-counter smoke eh. Sila pala lang. Ikaw na lang! Ikaw na lang, Alex Nova! Alex Nova, naku po. Ayaw nakapatay ni Galax eh. Mga kaibigan. Uy, nakuha pa yung leap. Ex Nova nga ba ang unang mawala? Arrow will be missing. TP out to safety. He can escape. Pwede na. Pwede na. Pwede na. Space na. Space jump. Pero, isipin mo ha. Ex Nova, siya ba yung unang maliligan dito ni Spirit? Tapos isusunod na lang nila si Aming. Pwede. Diba? Sige natin. Pwede lang yun eh. Dey, ano, si NQ. Ano pa lang naman talaga ito eh. Pang warm up lang talaga ng Team Spirit ito eh. Mamaya talaga yung totoong laban. Amat din ng last series natin. Kung 2-0 na nila to. Kasi kakana ng JNG yan. Sila nang bahala doon. Ayun talagang over. Ayun talagang matinding over. Pwede, no? So, to anniversary nga. Di ba tagal yun? Pag back and forth yung dalawang yun eh. May pa naman. Match and match. Ano na din eh. Kailangan niya na talaga mag-step up dito. Ano yun guys? The defending champs versus one of the favorites. Extreme Gaming. Kaya ba tapusin to? Parang over din nata ito. Mga ganito. Depende. Uy! Okay. Kasi sabihin natin na no, lamang yung spirit ngayon. Pero parang kung dito mo sa network ng core heroes, doable pa eh. Para sumasabay. Dito, sumasabay. Oo naman. BKB lang siguro. Kailangan ng G2 sa mga core heroes. Hindi siya impossible game. Para sa ano, G2 IG. Hindi ko lang sure kung sino idudum mo dito. Ang dami pwedeng idum eh. Viper, pwede mo rin idum. Mamaya yung Omni, pwede mo rin idum. Pero parang
mas pinaka-ideal ata kay Kuka, no? Much better kasi na walang Admiral's Ram. Kasi kahit sino mo doon mo, kung ma-Admiral's Ram, madedelay yung damage, baka masayang lang din, mabuhay pa eh. Ganda rin ang item dito na Viper, SN mo. Makakanda na rin talaga sa doon, no? Mamaya. MKB, yan, yeah, maganda rin. Mamaya kay... Kay Windranger. Kaya-kaya niya sabayan yan eh. Okay. Four staff. Dito ngayon kay Rubik. Grabe rin ginagawa niya, no? Next Nova, yung space niya, kanina pa siya eh. Natapangaman na lang. Tinatapangan niya lang, parang nag-vision na lang siya. Force mo na lang talaga. Okay lang kung mamatay ka kung sa ganitong kalalim na part naman ng map, ba? Diba? At least wala namang i-coconnect na objective. By the time na umabot sa mga tower, eh, pabuhay naman na siya. Bilis na mabuhay. Tagos ba ang Doom habang naka-repel? Oo naman. Yep. Pure damage kasi pure naman yung damage. Hindi na dating repel. Kaya nga parang walang magagawa sa'yo. Teka lang. Shackle shot for Mirana. Mirana in danger. Pero mga kaibigan, kailangan mag-back with the hook shot. The hook shot to stop his escape. Call an ambulance, but not for me. Ang ganda na ginawa naman ito, Team Spirit. Parang pinaforce niya mag-BKB kahit sabi mo na X-Mark. May hook shot eh. Kahit sabi mo mag-TP. Well, okay naman eh. Napapatay na ni Windranger si Mirana. Killable dahil sa Whirlwind. Pero kasi, nag-BKB TP siya and merong hook shot na naka-ready. Wala, pwede natang i-mega to ng ano. Sa boto? Or ano dyan. Lang, play safe lang. Control the map lang. Patay yata ng ano to. Ay, pwede. Ipapush to. Second rush. Kung may shard yung Viper, madali. Kaso, speaking of shard, parating na. Viper, bumili ba siya? Ay, parang ano eh. Kanina pa siya nakakuyap sa shard eh. Ayun ako. Wala na. Babasag nga. Kasi kanina wala akong nakikita ng shard sa kanya. Kaya pina-expect ko baka mag-farm lang. Try na lang na i-choke dito yung G2. Pagka-silence kay Radan, okay, Lotus. Wala, pagka-buhay dito ni Mindranger, wala namang BKB ito eh. Oo, yun ba? No banner needed. Whirlwind, GA lang sagot yun eh. Mismo. GA mo lang dito si Mirana, binarkuhan na nga mga kaibigan, nasagasaan ng Titanic, survive. Tako po, na torrent, sabay na nga ngatis na siya, BKB. Defensively, and pupush na lang dito si Larl. Disregarding the enemy team. Purified. Hala, kailangan mag-smack okay dito ng G2 ID. Uy! Lotus Orb. X mark for Doom. BKB pop off. Pero mukhang gustong manlaban ng G2 IG. But the hookshot by Beerus, too good. Meron naman ditong Mystic Flare. Kaso lang yung Dragon mapapatay na. And there goes the GA. Napatay naman na dito itong si Mira. Kaso lang nothing to say. Na wala na nga kaagaran. Pero mga bossing, that's gonna be Monet. X mark. Punished, clip neared, lahat binigay na. Na-doom naman na dito etong si Viper, but he wants the K. Double kill para kay Radan, finishing up JT as well. And etong si Viper, magsusurvive pa ata. Hindi pa namatay doon sa Doom. Nag-expert kasi si Collapse, nagka-Advance Ram na naman. The Ram! Sayang yung ano, no, performance next Nova. Grabe, dami niyang pinaprovide dito na stall niya yung GA. Yung Doom din. Ay, yung Doom. Kapitalin, yung GA na kawan. Yun lang yung prop, kumbaga compared mo yung GA kasi sa Team Spirit, talagang grabe yung physical. Unlike sa G2, kahit makuha niya yung GA, kung na-build up yung poison attack yung Viper, ganun din. May Lotus na din pala, no? Kaya hindi kanina nag-doom si, ano? Isipin si JT? Mo, pagkabuhay ni JT, wala na siyang doom, makikita niya punong-puno yung buhay wala, ng Viper. Sure na to, pasag na yung lead. Wala na, di na madidepende ng dito. Wala na yung tool nila eh, para lang makabanda ito eh. Yung mamaya. Doom talaga yung inaasahan mo eh, ulti ng Doom. Pero Solar Flare, popped off. Their damage now ramping up. Taking these racks will open up the base. Aray, go, mapapatay go, pa go, si Bobo ka ng ganun-ganun lang. And I guess they're going to end this one, mga kaibigan. They're looking to end the game. Nako, sinusulit. Shackle shot. Recon ka. Pero Collapse. Tulis mid. KK, mga boss. Nag-ingat pa yung steer. Ayaw talaga magpabawi. Textbook Dota na lang eh. Pwede mo na lang i-push yung top or yung kuhay mo na lang yung Roshan para sa banner. Ang swerte pa nga nila kasi matagal yung Roshan. Ah. Ito nga yun, Rap. Sasabihin ko pa lang sana. Okay na yung under mo eh. Yung kills. Sayang. Kung dinerecho. Okay na. 37, di ba? Kills? Oo nga, no. 0.5, under, 0.5. Under 37. Hindi, kaya pa yan. Isang, ano, isang, Kailangan matapos na ito sa isang teamfight. Isang teamfight? Or pwede mag-smoke dito yung G2ID, tapos pag naubos, pwede nang i-GG. Pwede na tama. Diba? Pwede, pwede, pwede. Wala mga buyback, oh. Okay, okay. Oh, hindi na rin kasi mag-reserve ng buyback yan. Ano yun? All-in na yun, eh. Kahit kung mag-reserve ka ng buyback, mawalan ka ng isang possible item na pwede mo makuha. So parang mas lalo mahirap yung teamfight pagka ganun eh.
Ito, oh, grabe dito yung Lotus, no? Replay natin. Tsaka yung mga kite nila, yung mga 4 stars. Pero nasayang yung BKB nila dito. Eh. Lahat, lahat. Nag-start sa DK, na Viper Strike lang, na pa-BKB. Dami nga na Whirlwind, oh. Nag-GA lang, wala na. Wapakil si Radan, ano? Pero yung pinakasik talaga dito is yung kay Lal. Yung pag-survive kay Lal. Tignan mo, pagka-doom sa kanya, ayan, oh. Sobrang low ng HP niyan, no? Sinex-mark lang. Ito na, sinasabi ko, nag-smoke yung Jito. Pag naubos to, Ela! Ela! Huwag ka lang magpapakamatay! Hindi. Hindi, hindi, hindi. Malabo ka. Arrow miss. Torrent connecting. That's gonna be the DK jumping in. Four staff play. Doom will be able to escape for a while. Pero mga kaibigan mo ka din na magtatagal. Kasi tinapos na siya dito na itong Skullabs, mga kaibigan. Napalag na palag pa naman. But nothing to say. Trying to do everything here. But he is dead. Sabi ko sa'yo. GG called. Perfect. There we have it. 3-0. Three-zero! Na talaga ang oras ni Rappi. Wala eh! Ayaw yung maniwala sa akin! Ako lang naman. Gusto ko lang naman kayo. Panalunin. Ayun lang naman. Wala! Basic! Pero, wala. Si nothing to say, nothing to do. Literal, walang ginawa. Buong game. Dahil sa draft din nila talaga, yung in-adjust nila yung pangit DK. Yung, pangit yung in-adjust nila. Okay yung draft nila eh. Wala siguro magiging problem. Ano? Lugi talaga sila sa draft? Pangit na yung draft. Pangit na yung draft, pangit pa yung naging adjustment. Ayun pa, di ba sinasabi natin yung Viper DK, luging-lugi talaga si DK. Siguro mas napadali lang yung buhay nila nung nilagay nila sa, nung napalagay nila si Kun ka sa mid. Kasi sobrang bilis na naging pacing ng diba? Spirit. Ang aga ng level ng Kun ka, ang dali mag-rotate eh. Nag-backfire yung pag-iwas nila sa, ano, sa, yes. Sa DK Viper matchup sa mid lane. Kasi ganun pa rin naman yung nag-ending. DK matchup pa rin naman sa ano. Pero, sa safe lane. Kung ganito ipapakita na Team Spirit, hindi malabo. Kaya nila yung ano dito, yung extreme. Sobrang ano yun, perfect, no? Ayaw nilang magpalugi. Tsaka lahat ng smoke dito ng G2IG parang na-predict ata ng Team Spirit, no? Uh-huh. Yun nga, isa may triangle ng ano, di ba, Team Spirit? Yung na-doom si Kungka, yung may nagka-pipe. Yes. Baliktad pa yung nangyari. Pero no doubt, this game, Collapse is the MVP. Collapse talaga. Grabe. Walang doon doon. Solo kill with the solo kill, di ba, sa mid. The one-man army, pa. Kaya nga, lahat yun, no? Offlane na naging mid. Parang sila dito, tiga-dura na lang. Ganun talaga. Parang dalawa na yung carry na lang nila. Ganun yung naging ending. Kasi si Collapse na yung mid tsaka offlane. And that is it, mga kaibigan. Pero, syempre naman, yung G2IG, sila po ay malalaglag na dito sa ating The Internationals 13. And Team Spirit will move up. They will face Extreme Gaming. Kung sino man ang manalo dun sa series na nag-aabang natin, will be the last two na makakakuha ng spot sa minimum. Ano ba to? Sa G2IG, pang disbanan na ba to? Or adjust-adjust na lang players? Eh, hindi natin yun. Bahala na sila dyan. Baka meron lang aalis, then may kukunin na bago. Usually, after TI, meron talaga mga aalis. Daing shuffle pa niyan. Reshuffle, ano. So, I guess that's it, mga kaibigan, for our series. Maraming salamat sa mga sumama, sumubaybay, at tumutok dito sa atin pong mga bakbakan. So, 13 JB, di ba? So, high ground. MVP, MVP. Pero bago lahat, MVP muna, mga bossing. Yan! Grabe. Collapse! 8-0-14. Idol, Collapse is back na, galit na. Kumbaga, dati si Collapse, ay si Yatoro, nagpakalbo, ito. Ano, galit lang. Galit lang. Okay, Kun ka na nga ang isa sa mga pagbago grabe, 14 na hero assist, dito. No? 8-0-14, mga boss. Collapse show, yung nakita collapse natin show? Doon, ano? And, okay na okay para sa mga tropahan natin. And mamaya, makikita na nga natin yung final two na sasama sa main event. And speaking of which, see you sa 13, 14, and 15 sa may high grounds, mga boss. Secure your tickets now and kita-kits na lang. Maraming salamat. Magbabalik ang Kuya Nick for the third and last series for the day. Bye-bye! Dito collapse! Grabe naman to! Oh my God! Beautiful Dota, mga kaibigan! Two-time TI champion! Team! Spirit! Grabe na! Are you ready for some TI hype? Don't miss out! Join us at the 1X Fest Pop Stomp Watch Party at Highgrounds Cafe, Tomas Moreto on September 13 to 15, 2024. Get ready for an epic Dota 2 showdown with fellow fans, awesome vibes, and...